Paalala po sa mga magulang, palaging itabi ang anumang ginagamit niyong matutulis na bagay gaya po ng karayom. Maaari kasing matusok nito ang inyong mga anak na pwede po nilang ikapahamak. Tulad na lang nang nangyari sa 6 na taong gulang na si Carlene. Masayahin at masigla kong ilarawan ni Lola Monica ang kanyang 6 na taong gulang na apong si Carlene. Pero ang bata may problema palang nakabaon at hindi mabunot-bunot. Kwento ni Lola Monica, bigla na lang daw sumakit ang likod ni Carlene nitong Nobyembre. Inakala raw nilang pilay ito kaya pinahilot. Pero imbis na gumaling, lalo raw sumakit ang likod ng bata. Nang dalhin nila sa ospital at pina-x-ray, na lamang hindi pala pilay ang sanhinang sakit na nararamdaman ng bata, kundi karayom. Hindi alam ng pamilya ni Carlene kung paano bumaon ang karayom sa likod ng bata. Pero hinala ng Lola, "Ako po talaga nagtahi. Pero hindi ko naman po akalain na may matitirang karayom doon sa higaan namin." Taga Sorsogon sila at doon nagpalipat-lipat ng ospital. Isang doktor doon ang nag-opera kay Carlene pero hindi pa rin natanggal ang karayom. Dito na sila nagpasyang pumunta ng Maynila para dumulog sa GMA Kapuso Foundation. Metal ito po. Baka magkaroon po ng later on ng infeksyon. Kailangan daw matanggal ang karayom sa lalong madaling panahon. Pwede po matusok, ugat o kaya isang masyalang bahagi sa parte ng katawan ng bata. Natatakot kami na baka mamaya mahirapan siya huminga. May payo naman si Doc sa mga magulang. Lahat ng mga sharp objects na anything na pwedeng lulunin o magkaroon ng po komplikasyon na pagtusok ng bata, dapat ay alisin. Sana po matanggal yung dagom sa likod ko.